Oh, ito po yung sinasabi ko na halaman na napakaswerte. Okay. Hindi na ho kami nagpawala ng ganito. Kasi dati nagtatrabaho ako sa isang kamag-anak ko. Nagtataka ako kung bakit na lahat ng negosyo niya ay ganito ang nakatanim. Ang asensado naman, lahat ng negosyo niya sikat. Pag nakabili siya ng lupa, wala pang building, tinatanim na niya to. Kaya napag-iisipan ko na talagang bakit kaya niya tinatanim. Okay. Naging pala isipan sa akin na yung halaman na to. Kaya nagka-garden ako. Siguro talagang swerte ka ako itong halaman na to. Kaya hindi na ako nagpamawala. Ayan. Balete yan. Na green. Matagal na sa akin ito, buhat nung mag-garden ako, meron na. Hindi na ako nagpawala hanggang ngayon. Pero napipili pa naman, lalo sa mga nagla-landscape. May malaki akong puno doon sa likod. Malaki na siya. May mga ugat na yung mga katawan niya. Kasi yung mga branch nito, yung katawan nito, pag tumanda, nag-uugat. Kaya siguro, maswerte. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng nag-uugat yung maswerte. Ito lang naman. Kasi ito lang naman ang nakikita ko doon sa tao na yon na masyadong asensado na lagi niya itong tinatanim sa mga negosyo niya. Okay. Dito nga sa sa Isabela, may nabili siyang lupa. Wala pang building. Ito na ang tinanim niya, itong balete na to. Hindi ko alam kung ano niya, experience niya, kung bakit gusto niya ito. Pwede rin dito sa itanim nyo sa bahay. Ay, lalapit ko. Sa bahay, baka sakaling swertihin kayo. Kung di man kayo swertihin, baka yung mga anak nyo naman ang swertihin. Okay. Kasi nga, nag-uugat ito. Pinag-aaralan ko siya. Nag-uugat siya sa mga katawan niya. Pinag-aaralan ko siya. Siguro yung mga anak hindi naaasa sa sa magulang kasi may sarili na silang ugat yung sanga nito may ugat kahit putulin mo mabubuhay na siya. Okay. Maasensyo na siya sa sarili niya. Alam kung bakit na napakasiwerte para sa akin itong halaman na to. Kasi pag nagbibiyahe kami ni Mrs., nakita namin yung mga negosyo, may tanim na ganito. Iisipin na agad namin, pag-uusapan namin na na swerte yung negosyo na yan. Minsan may fast food din. Minsan may mga gasolinahan. O yun, yung mga kainan, restaurant, meron nito. O yung kinakainan namin doon, sa may Talavera, meron nito. Napakaraming kumakain. Hindi naman siya lalaki kasi gugupitan lagi, bobonsayin. Kanyari, may negosyo kayo. Ay, napakamura lang ng halaman na to. Pasunin nyo, hindi siya lalaki. Titrim-triman nyo na lang. Ilagay nyo sa negosyo nyo. Kung ano man yung negosyo nyo, ilagay sa may gilid. So, baka sakali. Kung sakali man na makapag-isip kayo ng magandang diskarte para umasenso yung negosyo niyo. Oh, di ba? Swerte siya talaga. Marami pa akong paninda dito, yung maliliit. Ito kasi tinitrim-triman ko ito. Eh madali din naman kasi sa dito sa amin. Hindi ko naman masabi na swerte sa mga namimili. Iniisip ko na lang pag bumili siya, dadalhin sa bahay niya, swerte ka ako.
Kasi baka sabihin niya eh, sinasabi ko yun para mabili lang yung halaman ko. Kaya ito, sa YouTube ko na sinabi kasi yung mga bibili naman, di naman tiga rito. Buong Pilipinas naman, kung mapapanood nila ito. Eh, di sila ang bibili, saka hindi naman sa garden ko bibili, diba? Subukan nyo lang ang bahay, ang opisina, sa mga negosyo nyo, lagyan nyo, magpaso nyo na lang para hindi lumaki. At pakita ko pa yung mga maliliit dito. Oh, ito siya, oh. Para mabonsai, mara hindi na nyo na kailangan yung pinipilipit. Ayan, oh. Pinipilipit ko yung puro na ganyan. Tingnan nyo, oh. Liit pa niya, may upat na siya. Oh. Okay. Marami naman kasing klase ng balete, picos. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat eh swerte o recommenda. Baka sakali din. Okay. Kasi ito lang naman ang ano, talagang nakikita ko dun sa tao na yon na mapakaswerte. Sikat siya. Mga negosyo siya. Ayan, marami akong ganyan. Hindi ako nagpapawala ng ganyan. Ganyan ang dahon niya, makikilala niyo siya, ganyan. Marami ako dito na balete din ng ganito. Limang klase yata, pero ito lang naman ang ano, nakikita ko sa kanya, kaya ito lang naman ang ano, ang nire-recommend ako. Okay. Meron ako dyan, marami din, yellow. Kahit naman yung batanes, meron din ako, nag-uugat din ang katawan nun. Pero hindi ko naman nakikita sa kanya, sa ina-idol kong tao, na swerte sa kanya talaga ito. Yung mga nakakakilala sa akin, eh, ba? Alam na nila kung sino itinutukoy ko. Kasi mahirap naman sabihin eh, baka sabihin eh, ano, ginagamit ko pa yung pangalan niya para lang na, ano, pa-YouTube ko. May sabihin eh, ginamit ko pa siya. O, diba? Basta alam na nila kung sino yun. Eh, siyempre, may promo ko itong halaman na to. Eh, hindi naman lahat ng nanood eh, tiga rito sa amin. Kaya talaga, napakaswerte. Subok ko na to. No, kahit naman ako, hindi naman ako masenso ng gusto. Pero gumanda-ganda naman ang buhay ko ngayon kasi dati. Dati bisikleta lang ang service ko. Ngayon eh service na ako. Sasakyan na ako. At eh natupad din yung mga pangarap ko, no. Isa siguro sa swerte ko ito. Eh, nakaaral din yung mga anak ko. Hindi naman sila umaasa sa akin, no. Di ba? Maganda ng kanya. Maganda ng swerte 'yon. Baka dahil dito sa halaman na to, talagang swerte. Hindi naman ako marunong magpunsoy. Kaya sa experience ko lang naman ito. Subukan nyo, makasakali. Baka kung maitanim nyo ito sa mga negosyo nyo, lalo kayong masenso. Meron niya akong ano, kaibigan, pinahingan ko ng ganito, na may kaya na rin. Eh, lalo naman na siya ngayon, ano, mayaman na siya talaga ngayon. Dalawa yung pinahingi ko ng ganito sa kanya, yung tinanim niya sa harap ng bahay niya. Hindi ko naman sinabi swerte, pero siya, pinahihiya naman ako. Kasi ano, esensyado pa siya, ang gusto. Hindi ko naman matcheck itong balete na to kung yung mga balete dyan sa ano. Kasi meron dyan sa Aurora na balete na matanda na. Sa Manila, meron din. Sa Baguio, meron din.
Hindi ko pa sila nakita ng personal kung kamukha nila ito. Sabi nila pinagtitirhan ng ano, ng mga kung ano-ano. Eh hindi naman papalakihin. Maliit lang, kokontrolin naman yung paglaki niya. Maari kung kamukha niya, baka siguro talagang swerte. Baka tinitira ng mga ganon yung mga balete. Baka talagang swerte ito sa negosyo o kahit sa bahay. Subukan nyo lang. Kahit maliit lang, mura lang ito. May 50 pesos lang, eh, makabili na kayo. Yung mga ganito, na-trim na, 150. Yung malaki, 250. Bili kayo ng maliit, 50. Kayo nang mag-control sa paglaki niya. Kung gusto niya naman, palakihin nyo. Tanin nyo sa mga lote nyo. Baka swertein din kayo. Ang ganda na lang ang ano, ang video ko. Sana eh, swertein din kayo. Ito naman eh, sa ano, experience ko lang. Yan na ako marunong magpunsoy. Paki-like, share, and subscribe na lang po. Kung sakali, lalo na sana swertein kayo pagka nakapunta nyo kayo ng ganito sa mga bahay nyo, sa mga negosyo nyo. Maraming maraming salamat. Saka nga pala, Kwan, pag nagustuhan nyo yung video ko, mag-comment na lang kayo sa ilalim ng video ko. Hanggang doon na lang po. Ganda lang ang video ko at huwag nyo kakalimutang mag-like, share, and subscribe at mag-comment sa baba ng video ko. Maraming maraming salamat.